Samantala, isa po sa mga naging mitsa ng 1986 EDSA People Power Revolution, ang pag-walkout noon ng tinaguriang Comelec 35. Sila po yung 35 computer programmer at technician na umalis sa bilangan dahil sa lantarang dayaan sa 1986 na presidential elections. Sariwa pa rin po sa kanilang alaala ang takot na pinagdaanan noon at nakatutok si Rida Reyes. February 9, 1986. Sino nga bang makalilimot sa tagpong ito? Nang sabay-sabay na mag-walkout ang 35 computer programmer at technician sa kalagitnaan ng anilay lantarang pagmamanipula ng mga boto sa snap presidential elections. Said in our reports, Cory was leading. On the tally board, Marcos was leading. Galit-galit na kasi by that time sigurado na sila na may kalokohan. It wasn't an accident, you know, na yung ano, discrepancy. Ang kanilang walkout, isa sa mga naging mitsa sa pag-aalsang naghatid sa mga Pilipino sa EDSA People Power Revolution laban sa Administrasyong Marcos. 30 taon man ang lumipas, sariwa pa rin sa kanilang isip ang implikasyon ng kanilang ginawa. Sa kanilang mga kamustahan, sabay na nauungkat, hindi lamang mga lumang litrato at memorabilia, kundi maraming kwento ng nakaraan. Pilit daw silang pinaamin na silang nagkamali, kaya napilitan daw silang magtago noon sa iba't ibang lugar. Those days were unsure. Di namin na lang kung anong mangyayari tomorrow. We only live by the hour then. So, walang future. We didn't know EDSA is going to happen. Wala. At that time, it's only ourselves. Naiiyak pa rin kami sa kwentuhan na kasi yung fear, yung frustration na ginamit ka. Kumpiyansa man sa kakayahang magkaroon ng malinis at mapayapang eleksyon ngayong Mayo, sa gitna ng isang automated na eleksyon, tila wala rin daw saysay kung hindi pa rin matutuldukan ang maling sistema ng pamamalakad sa gobyerno. Parang hindi nagbago masyado. Sa cheating, I don't know. It's still the same. Marami pa rin nagpapaano sa government na hindi mo alam kung ano talaga nangyayari. Kaya kung kinaya ro nilang ipaglaban noon ang para sa kanila'y tama, mas lalong wala ro dapat dahilan ngayon para hindi pairalin ang malasakit sa bayan. God's plan talaga na ginamit lang kami. I'm very proud actually na collectively I'm part of this group. Walang regrets sa ganun, yung integridad, no, na ang tao may merong kakayahan na magdesisyon kung anong gusto niyang gawin, at kami ganun yung nangyari. Basta't may ganitong pagbabago, meron kang chance na mapunta sa kabutihan. Rida Reyes, nakatutok 24 oras.